Hello guys, it's me, Krong TV. Today's video, pag-uusapan natin ang ikatlong mata ni Ishiki. Pero bago natin umpisahan ang video ito, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe para lagi kang updated sa bagong video na talaga namang napaka-interesante. Sa last episode ng Boruto Naruto Next Generation, dito nga ay halos naabot na ni Sasuke, Boruto, at Naruto ang kanilang limitasyon. Si Naruto nga ay halos nagamit na niya ang lahat ng kanyang technique at lahat ng knowledge niya sa pakikipaglaban. Kaya talaga namang ibinigay niya ang kanyang buong kakayahan upang mapigilan ang plano ni Ishiki. At isa nga dito ay ang makuha ang katawan ni Kawaki para maging bago niyang vessel. At plano rin ni Ishiki na sirain ang mundo ng mga shinobi gaya ng ginawa ni Momoshiki, at ang mga ito nga ay naging mahirap para kay Ishiki, at dito nga ay nawalan na ng pag-asa si Naruto dahil sa si Ishiki nga ay mas malakas kaysa sa kanya. Kaya naman si Naruto ay nakaramdam ng kaunting pagkabigo. Kaya naman inoffer ni Kurama ang isang napakadelikadong technique, at ito nga ay ang kanyang last form. Gamit ito, ang lahat ng kakayahan at abilidad ni Naruto ay lalong lalakas. Ngunit, ang maaaring maging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya naman si Naruto ay nakaramdam ng kaunting pagkabigo. Kaya naman inoffer ni Kurama ang isang napakadelikadong technique, at ito nga ay ang kanyang last form. Gamit ito, ang lahat ng kakayahan at abilidad ni Naruto ay lalong lalakas. Ngunit, ang maaaring maging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Dito ay maaaring masira ang natatayang kinabukasan ni Naruto. Ang technique na ito ay maihahalin tulad sa Hachiman Tanko technique na ginawa ni Gai noong siya ay nakipaglaban kay Madara Uchiha na naging god matapos nitong maabsorb ang Chakra 3 sa 4th Shinobi World War. Ayon kay Naruto, gamitin man niya o hindi ang form na ito ay masisira pa rin ang kanyang future sa pamamagitan ni Ishiki. At least, sa paggamit niya ng form na ito, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na ipaglaban ang Konoha laban kay Ishiki. Kahit pa siya ay mamatay, ang kinabukasan ng Konoha kasama na rito ang mahal niya sa buhay ay magpapatuloy pa rin kahit pa siya ay wala na. Dahil sa ang pangarap nga niya ay maging Hokage na kilala at ipinagmamalaki ng lahat, bukod pa rito ay ang pagkakaroon niya ng masaya at maliit na pamilya na sobrang nagmamahal sa kanya. At ang mga ito ay nakamit lahat ni Naruto. Kaya naman para sa kanya, ang lahat ng ito ay sapat na para pagkunan niya ng pag-asa sa pakikipaglaban para maprotektahan ang buong Konoha Village. Hindi na niya iniisip ang kanyang pansariling kinabukasan dahil sa pagpili niya sa last form na ibinigay ni Kurama upang malabanan si Ishiki. Walang pag-aalinlangan na dahil sa form na ito, ang lahat ng ability at technique ni Naruto ay nag-upgrade. At dahil sa technique na ito, magagawa na nitong maramdaman ang energy ni Ishiki na nakatago gamit ang set ng mga cubes na nirelease ni Ishiki. Gamit ang mga ito, nagagawa niyang atakihin sina Naruto at Sasuke. Ang mga cubes na ito ay kanyang inilagay gamit ang kanyang eye ability. Ang mga cubes na ito ay hindi maaaring tanggalin just to hit Naruto at Sasuke ng sunod-sunod. Dahil nga dito, hindi na ma-sense ni Naruto at Boruto ang presence ng kanyang kalaban. Kahit pa si Ishiki ay magpalit ng size into micro, ito ay useless dahil nga nasi-sense ni Naruto at Sasuke ang energy ni Ishiki. Kaya naman naglagay si Ishiki ng cubes para hindi ma-sense ang kanyang energy. Ngunit, sa pagpapalit nga ni Naruto ng form na ito, ang mga cubes na ito ay useless to Naruto. Madali lang nito malaman kung nasaan si Ishiki at Boruto, at dito ay nagawa nga niyang atakihin si Ishiki sa unang pagkakataon. Ngunit dito ay hindi masisindak si Ishiki, iisipin lang ni Ishiki na ito ay isang malaking tsamba lang. Si Ishiki nga bilang isang Otsutsuki ay isang matalino at mapagmatsyag, hindi tulad ni Momoshiki na ginamit at pinakawalan ang lahat ng ability at powers niya na hindi pinag-aaralan ang ability ng kanyang kalaban. Dahil sa new form ni Naruto,
mas bibigyang pansin ni Ishiki kung paano i-defend at iiwasan ang pag-atake ni Naruto. Ngunit, ang lahat ng ito ay hindi sapat para kaharapin niya si Naruto. Dahil si Ishiki ay isang arugante, mamaliitin pa rin niya si Naruto at sasabihin ngang ito ay isa lamang acrobat show. Matapos nga ang ilang segundo ay muli na namang makakatanggap ng pag-atake si Ishiki mula kay Naruto. At dito nga ay hindi mararamdaman ni Ishiki ang aura ni Naruto at dahil nga dito muli ngang makakatanggap ng atake si Ishiki mula kay Naruto. Kaya naman walang pag-aalinlangan dahil sa form na ito ay mas lalo pang bumilis si Naruto. Dahil sa form na ito, nagagawa ni Naruto na i-eliminate ang presence ni Ishiki kahit saan pa man ito magtungo. Dito nga ay marirealize ni Ishiki na nagkamali siya ng pangmamaliit niya kay Naruto. Iisipin niya na siya at si Naruto ay mayroong ipinapakitang pantay na lakas kagaya ng ipinakita niya nung sila ay naglaban ni Kaguya. Matapos ngang magising sa ulirat si Ishiki, muli siyang aatakihin ni Naruto. Dito ay makakatanggap siya ng sunod-sunod na pag-atake at magriresulta sa kanyang pagsusuka ng dugo. Hindi sasayangin ni Naruto ang pagkakataon na ito na matalo si Ishiki at muli nga ay aatakihin niya si Ishiki. At dito naman ay muling gagamitin ni Ishiki ang kanyang kapangyarihan upang siya ay magpalit into micro-size. Ito nga ay iisipin ni Ishiki na siya ay nakatakas na mula sa mga kamay ni Naruto ngunit hindi niya alam na si Naruto ay nasa tabi lamang niya. Muli nga dito ay aatakihin siya nito at babalik siya sa kanyang original size. Si Ishiki na very arrogant at confident sa kanyang kakayahan ay makakaramdam ng takot dahil sa sunod-sunod na pag-atake na natatanggap niya mula kay Naruto. Kaya naman muli niyang kukunin ang chakra na ibinigay niya sa Jubi. Ito ay ang kanyang original na plan at best option sa pagkakataong ito. Kung mapapansin ninyo sa mga laban again sa Otsutsuki, misto lang ang buong lakas at kakayahan ni Ishiki ay hindi pa niya naipapakita. Dahil base nga dito si Kaguya, Momoshiki at Urashiki, sila ay merong technique na parang Bijudama. As their main technique, ito ay isang large amount at destructive na power in one hit. Ang Bijudama ay mayroong large amount at destructive na power in one hit. Ito rin ay isang bomb-based attack na ginagamit ng lahat ng tailed beast. Para magamit ito, ang mga user ay dapat mapagsama o combine ang right amount ng parehong positive at negative chakra. Katulad ng Bocho Gududama ni Kaguya, si Momoshiki na mayroong Deep Crimson Spiral at si Urashiki na mayroong Amino Subaru Bushin no Mikoto Ryogo. At maging ang tatlong Otsutsuki na kayang mag-transform at mag-undergo ng isang changes in shape. Ang Amino Subaru Bushin no Mikoto Ryogo ay nagbibigay ng kakayahan sa isang user na i-extend ang kanyang braso at matarget ang kanyang kalaban with an open palm. Ito ay isang malaking purple ball ng energy na sinusundan ng malawak na demonic purple serpent. Kaya naman hindi imposibleng ang ganitong kakayahan na ipinakita ng mga nakarang Otsutsuki ay tinataglay din ni Ishiki. Bukod pa dito, si Kaguya, Momoshiki at Urashiki ay mayroong third eye na hindi malayong tinataglay din ni Ishiki matapos nitong makuha ang ibinigay niyang chakra sa Jubi. Masasaksihan ni Boruto ang lahat ng transformation na ito, katulad noong nakita niya ang transformation ni Momoshiki at Urashiki, na tinatawag nilang God Mode. Dahil dito, makakaramdam muli sila ng takot at pangamba. Kaya naman, muling i-activate ni Sasuke ang kanyang Rinnegan at dito nga ay makikita niya ang mga bagay na hindi pa niya inaasahan. So, sa next story ay magpapakita si Ishiki ng kanyang third eye na talaga namang napaka-interesante. So, dyan nagtatapos ang video ng ito. Hope you like it!